sa pagpasok ni Natanggol sa kanilang bagong pasugalan, tila may isang grupo ang kanilang makakabangga at mainit na minamanmanan ang kanilang mamahaling sasakyan. Dapat! Tawagam na si Ninong. Isang Escalade, tsaka isang Ferrari. Alam niyo yun ang gagawin niyo. Muli namang naligaw si Tisay sa pasugalan upang maglaro at rumaket. Sa pagkakataong ito, meron na siyang mga kasamahang kalalakihan at tila kasabwat sa mga gagawin niyang panluloko. Hindi nga nakaligtas sa mga mata ni Enteng ang pagmumuka ni Tisay. Kaya naman, mabilis na nilapitan ni Tanggol si Tisay para kumprontahin at singilin na rin sa kanyang utang. Tanggol, di ba si Tisay yun? Hoy, ang lakas ng loob mo pumunta dito. Pagkatapos mo kami lokohin. Pero katulad ng dati, hindi pasisindak si Tisay. Mabilis niyang binara si Tanggol. Ikaw, kung makaasta ka, akala mo naman ikaw may-ari ng pasugalan na to. Gulat na gulat si Tisay at medyo napahiya sa mga tao, lalo-lalo na kay Tanggol, nang malaman niya na si Tanggol ang may-ari ng pasugalang iyon. Siya po talaga ang may-ari. Ano? Pahiyakan. Nang mapansin ng mga kasamahan ni Tisay na tagilid at hindi na umubra ang palusot ni Tisay, agad silang pumasok sa eksena. Bakit kayo rito? Kailangan namin ng backup. Pag di mo ako binayaran ngayon, hindi ka makakaalis dito. Nagkaroon na ng rambulan. Hoy! Sinasaktan mo yung babae! Samantalang sa labas ng pasugalan, mabilis ang kilos ng mga karnaper na kasama ni Tisay. Agad nilang ipinuslit ang dalawang mamahaling sasakyan ni Natanggol. Wala na yung gwardiya, karay mo na yan. Patuloy naman ang labanan sa pagitan ng grupo ni Natanggol at grupo ni Tisay. Natigil lang iyon nang tutukan na ng baril ni Tanggol ang isa sa mga kasamahan ni Tisay. Yes! Muling nagbabalik si Natanggol sa Quiapo na sakay-sakay na mga magagarang sasakyan. Gulat na gulat at manghang-mangha ang lahat nang makita sila na may magarang sasakyan, magandang mga damit at maraming pera. Tuwang-tuwa ang mga tao, lalo-lalo na nang ipamahagi nila ang kanilang daladalang mga ayuda. Bukod doon, may paipit pang kwarta sa bawat isa. At magkakaroon ng ayuda, lahat ng konti pera. Ang mabait nyo, iba kayo talaga. Nakita naman ni Owen ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Mabilis siyang nagpaalam na kung maaaring dumalaw sa kanila. Tipay, pwede ba akong bumisita sa bahay mo? Papaalam ko nyo na kay tatay. Hindi naman nakatiis si Tanggol na hindi dalawin si Aling Marites. Nadatnan niya na nag-iisa lang sa bahay si Aling Marites, kaya gulat na gulat nang makita si Tanggol. Sabik na sabik si Tanggol na lumapit kay Aling Marites at masayang inaabot ang pera. Nay, may dala po ako sa inyo ni Santino. Sige na po, Nay. Tanggapin niyo po. Pero agad na ibinato ito kay Tanggol. Pinaginap ako po yung pera yun. At galit na galit na sinumbatan at pinagsabihan si Tanggol ng masasakit na salita. Alam mo, hindi ko alam matotoo. Nagdiyan ako! Anong pinaginapan? Alam ko na lahat! Ang masakit pa nito ay pinagtabuyan siya ng kanyang ina. Mula ngayon, kalimutan mo na rin na may nanay ka! Lumayos ka! Habang masaya naman si Enteng at iba pa niyang kaibigan, nagbuhos si Tanggol ng sama ng loob at hinanakit sa kanyang pamilya, lalo-lalo na kay Aling Marites. Awang-awa naman sa kanya si Madonna habang naglalakad siya papalayo. Talagang sa tolang naiingit ako sa inyong lahat. Nararamdaman niyo na mahal kayo ng pamilya niyo. Matalang ako kahit anong gawin ko, wala akong kwenta sa kanila. Dapat hindi na ako bumalik sa lugar na to.